Okay, so ito na po yung ating in-order na dashcam. 360 degree panoramic dashcam. Yep. I hope it's worth the hype. Okay. Okay, tama ba ang pinadala? Okay, it's the X66 model. So, by First Scene. Okay. First Scene X66 dashcam. Ito yung guy, naalala ko yung guy na yan sa ano eh. Dun sa mga kinect ko na ibang ano to? Review. So, sabi dito, 360 panoramic. So, may 5-inch display, 1080p, wide angle. Of course, gaya nga, 360. There's touch screen siya. Tapos, yun nga, free stitching, whatever. May front and rear na rin daw siya. So, tignan natin. So, maganda yung box ha. Premium quality. Sana hindi doon nagtatapos. Tapos meron rin siya yung ano, yung magnetic. Parang bumili ng cellphone dito. Maganda yung ano niya. Maganda yung packaging niya. So first impression, packaging maganda. Next, ito na yung actual unit. So ito yung nag-iisang camera niya sa ilalim. Explore natin yan kapag try out na natin yung sasakyan. Okay. Tapi muna natin yan. Tignan muna natin ano meron dito. So, ito yung actual unit. Okay, we have yung rear camera. Okay, medyo promising rin tong itsura ng rear camera niya. Hindi siya yung usual na parang generic black box lang. So, magkakasubukan yan kapag try out na natin. Pero so far, ayan o, maganda yung ano yan. Maganda. Hindi siya yung usual na nakikita niyo sa mga tig po 1,000 na dashcam. Tapos, ito yung of course, yung sa car jack. So, yung sa lighter, na wala na naman ngayon. Power outlet na tawag nila doon. Tapos, ito yung pangkabit para doon maipatong natin yung rear view mirror na to. Doon, over doon sa existing ating rear view mirror. And of course, yung manual. Manual tayo. So, pag na-on raw siya, yan na. Dapat nasa gitna. Tapos yung, yan, resolution 360, etc. na pinagsasabi niya dito. So, dyan na muna, ikakabit ko to, tapos mag-demo tour tayo kung paano yan. Kung ano magiging performance niya. Malinaw ba? Totoo ba yung claim niya 360? So, tignan natin in a bit. Okay, so ayun po, na-install na natin ang ating unit. So, winire ko siya papunta dun sa likod para dun sa back camera. And then, of course, ito yung part na para dito naman sa socket natin. So, naka-install na siya. So, yan. So, makikita natin. So makikita natin itong side na to, ito yung sa rear. Yan. Tapos ito yung itong mode na sinet up ko is yung split, yung front at saka yung rear. So parang makita nyo yan, magta-transition yan eh. Yung reflect rin kasi eh. Ito, nasa rear. Yun. Yun. So, tapos pwede nyo rin itong, yan, rotate. Makita nyo rin yan. Yung, so, 360 view talaga siya. Tapos, hindi nagtatapos yan dyan. Wait, there's more. So, yun yung around mode.
meron ring 4 mode. So dito sa 4 modes, makikita mo yung ito yung sa front. Okay. Ito yung sa driver side. Tama ba? Ah, hindi. Ito yung inside. Ito yung driver side. Ito yung passenger side. Okay. So ganun rin, pwede mo rin siyang i-adjust para makita. Pero actually, viewing lang yan dyan. Kapag nag-save yan, ano na yan, maro-rotate mo yan. Sabay-sabay lahat nagsisave yan. Siguro, tatry kong i-download yan mamaya tapos i-transfer ko sa phone para mas may makita kayo. Mas makita niyo yung quality. Ayan. Yung sa likod, hindi ko napapakita yung wiring o paano. Pero the usual lang naman yan na wiring. So ako mas gusto ko, pwede rin to yung ball mode. Pag ball mode yan, no? O diba 360, walang takas dyan, loob, labas, gilid, ha? Kita hanggang likod. Okay, nagiglare lang pero malinaw siya, no? Ang favorite ko dito is yung around mode. Yan. Pero actually, nagsisave naman yan ang buong. So, go lang natin yan. Alright. Kasi at a glance, so, kita naman. Kita na rin yung labas sa gilid. Kita na rin yung loob. So yan yung demo natin itong X66 unit na nabili natin sa Lazada. Nabudol tayo during 3-3 sale. So, yun na lang muna. So, don't forget to like and subscribe. Bye-bye!